What's up mga madlang people, welcome back to my channel. And para po sa video na ito, pag-uusapan po natin ay Bisaya Vloggers. And isa po sa challenge is mag-Bisaya po ako for the entire video habang pinipresent ko po sa inyo kung sino-sino ba ang mga Bisaya Vloggers na worth it i-subscribe. So dyan lang kayo mga kaibigan, mga madlang people, babalikan ko po kayo. Ciao, ciao! Welcome back mga kamadlang people, and maraming salamat nga napakaya po ka din na nagtagalog na naman po dito na kasi nahihirap pa talaga ako. One eternity later. Take 2. Daghang salamat mga madlang people kung napagyapo ka na para tanawa na akong video. Nga ako pong i-suggest nga, ihuma-huma na dyan ang akong video kay para mahibalaan nimo kasi mga vlogger o nga mga Bisaya ang gina-istorya nila sa vlog nila na worth it nga ika-subscribe. Okay? So, unahan na nato si... Bago po natin upisahan ang video natin for today, paalala lang po na ang video po na ito ay... puro po Bisaya language. So, ito po ay dedicated sa aking mga subscriber na mga Bisaya and also to reach them out na marunong din ako mag-Bisaya. And I also dedicated this video para po sa mga Bisayan language vloggers kasi alam ko mayroon silang karapatan na mas makilala pa sa buong mundo and nakita ko na they are really great in doing their vlogs or videos. So, maraming salamat po. If hindi po nakakaintindi, pakiskip na lang po muna ang video. Thank you! Okay, para kay Brenda Mage guys, ang iyahang subscriber may abot siya 98,000 or 97,000 karon. Nga nag-start siya atong July 9, 2017. Ang iyang content, mga everyday vlogs lang yun. Mga everyday vlogs lang good na siya niya. Mga po lang, mga katawaan lang ba? Kung gusto mo malipayin ka, gusto mo makatawa ka, pananaw o tanawa ang vlog ni Brenda Mage, okay? Una, ang sunod na ito si Medyo Maldito. Si Medyo Maldito, nag-start siya ang vlog April 10, 2014 or nag-subscribe siya or nag-join siya sa, nag-sign up siya kay YouTube April 10, 2014. Karoon na siya 10,394 subscriber. Kay Medyo Maldito, permi niya kauban si Snake Princess. Nga na po siya yung mga iba pang ginauban sa iyang mga vlog. Usahay na sila yung nag-himustal challenge, usahay nag-himustal serye, mga inanang niya sa iyang postal niya. Pero, mga comedy gapon siya. So, comedy gapon siya. Next naman, si Jommy Hospital. Si Jommy Hospital ang ay pinakadaghang subscriber so far sa akong nakita sa mga Bisayan language vlogger. So, si Jommy Hospital, nag-sign up siya kay YouTube noong May 21, 2014. And ngayon, ang kanyang subscriber, ang iyang subscriber, ay 341,272. So sa ang iyahang mga vlog po, mao yung mga challenge, mga serye, mga daily vlogs, pero mga katawa ng gapon. So mga katawa diyan po kasi iyahang mga sa iyahang video. So yung anak po kay Jommy Hospital. Ang kabalo ko na po siya mga kauban si Abing Hospital, iyahang mga amigo, na nakapag-collab na po siya sa ibang pang mga Bisaya na vlogger po. Next, si Munich Collantes. Si Munich Collantes, kuwan niya siya, senior niya siya, o niya, iyang mga vlog, mga challenge, mga iyang panuroyun niya, nakatalaw sa challenge sa iyang video na nandito sila Hong Kong. So, napot siya mga vlog na, mga travel vlog po niya video. Niya, nag-appeal niya siya sa YouTube atong April 20, 2016, and ang iyang subscriber may abot ng 73,856. Si Angela Morales, amiga ni sila ni Muni. O niya si Angela, nag-sign up siya atong December 12, 2014, o iyang subscriber may abot ng 31,350. Si Angela, if I am not mistaken, more on siya sa mga makeup. Ang sa pagkakaalala ko, if I'm not mistaken ha. Pero amiga na sila ni Muni Collantes. Then sunod si Hi Malaya, so kakabalo, or si Malaya Makaraeg. Si Malaya Makaraeg mga
higala, mga kwan siya, nag-start siya or nag-sign up siya sa YouTube January 29, 2012, pero kabalo ko, mas sikat siya sa Cebu Random Vlogs by Bato, o naghimo po siya DJ sa Love Radio, pero karon kabalo ko maana karon kwan siya, active siya karon sa YouTube. So naa siya subscriber karon sa YouTube nga 19,701. Ang iyahang video mas pra, ang iyahang mga video job or iyahang mga vlog is all about mga how to types, mga ganyan. Example, mga higala ay like ano po, iba't ibang klase ng or lahing-lahing kanta or iba't ibang klaseng Bisaya, maana. Tapos Steffi Hardin, nag-subscribe sa YouTube July 31, 2013, karon na siya 16,979 subscriber. Kuha po siya mga travel vlog, daily vlog. Amiga po din sila ni Muni Colyantes. So, na po sila collaboration ni Muni. Yeah. More on na naman ihang-ihang mga vlog. Hindi siya yung, hindi siya nga medyo comedy, mas kwan siya medyo serious type siya nga vlog. Unya, kinusunod na to, nag-subscribe siya atong November 30, 2015, yun na sila karon 59,428 subscriber. Kinis lang Digos Good Vibes version 3. Kining Digos Good Vibes, mga higala, tulunis sila kabuok. Sila nagabuhat at tungkuan, mga chismos ang silingan. Kataw, ano yung kailang mga video niya? Sige lang yung kakatawa sila mga video. Mo na ilang vlog or ilang video. More on sila sa mga series-series na type. Next, si Dodong TV. Si Dodong TV, ang ilahang video, mga higala, is more on reenactment type. Pero katawar siya, for example, reenactment niya na ay maningil o kuryente, reenactment niya na ay ma-hospital, may ana. Ang ana ilahang niya na reenactment kung lawa yun sa manga. Ang ana, pero katawar, more on fun, funny videos pa nilahang ginabuhat. So, nag-start sila or nag-sign up sila sa YouTube May 6, 2018, niya naanap po sila 80,523 subscriber. And ang last na to, ang pangpulo na to, ito, kini sila ang pinaka-second niya daghan subscriber sunod kay Jomi Homie. So, kini si Kihor Viners. So, si Kihor Viners, mula po na siya si Dodong TV nga. More on nga mga reenactment, mga na ay, na just like mga script, mga ginabuhat ng katawanan nandiyan. Maraming anay lang ilahang style of video. So, nag-start sila noong October 7, 2017, and last na subscriber karoon 162,983. So, mga higala, mahinaot nga na nalipay mo sa ako ang video karon. Kung wala pa ka-subscribe, kinunod yun ang tamang oras niya. Ipindot yun ang red na button din na subscribe para manot ng patas, ipindot na po ang bell button para manotify mo kung na ako yung mga bagong video. So, hinaot nga pasaylo upon ko ninyo kung video ko kas Bisayag straight kay dugay naman ko din po sa Manila o nga akong dagha akong maka-istorya, pero may mga Tagalog batong yung ani po mag-Bisaya, pero I really tried my best na mag-Bisaya po for the whole video or for this whole vlog para po sa inyo pa sinag din kagarga naman ako. Oh yeah, try dyan ako nga mag-Bisaya ko, pero mag-Bisaya ko karoon sa akong video kay gusto po na ako masulti sa inyo hanga. I am very proud being a Bisaya. I am very proud na pinanganak ako sa Mindanao like you. So, mahinaot ang tanga, daghang pa yung mga vlogger na musikat dyan sa YouTube, o daghang pa ang mga vlogger na puro katawanan lang, walay problema, puro kwan lang ba, pang pawala o problema ba, batong yung anak magyot yung mga Bisaya, o mga taga Cebu, mga taga Davao, basta mga anang mga part ng mga Bisaya, wala dyan yung mga problema, usahay dun, bisay tayo tunod ng problema, pero permitin, mas permitin magkatawa kung pwede rin sa mga taga Manila nga seryoso kay sila ba nga. Tayo, nga kita, sige na nagkatawa. Katawa lang na itong mga problema yung tawon. So, dihin lang ko antot kay mga higala. So, I am hoping na gustuhan. I am hoping na gustuhan niyo pa ang video ko. So, mga higala, kita sa mga video. Paalam!